Sunday Inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Opo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Taupo! Taupo, kapamilya, may dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Tignan namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. Taupo! Makikituloy po sa inyong mga tahanan, mga kapamilya. Narito ang mga kwentong handog namin para sa inyo. Makipagkwentuhan sa New Gen Dance Princess A.C. Bonifacio na patuloy na iwinawagayway ang kanyang talento at pagka-Pilipino. Sinubukan ni Victoria Tulad kung paano nga ba manirahan sa van ng mag-asawang Dennis at Celine na piniling mag-road trip sa buong Pilipinas. Kilalanin si Jana Ira Magadia sa kwento ni kabayan Nolly De Castro at alamin kung bakit kinakailangan niyang gawin ang mabibigat na trabaho sa murang edad. Lahat ng yan dito lang sa Taupo!
Ngayong summer, marami ang naghahanap ng road trip. Pero ang mag-asawang Dennis at Celine, all year round ang adventure. Dahil ang van na kanilang sinasakyan, itinuturing na rin nilang tahanan. Sinamahan sila ni Victoria Tulad para ma-experience mismo ang nauusong van life. Nakita natin sa social media yung isang mag-asawa na nililibot ang Pilipinas gamit ang kanilang van at sa van na rin sila mismo nakatira. So, nandito sila ngayon sa Binangonan Rizal at tara, kamustahin natin sila. Tao po! Magandang araw po. Hello po! Victoria. Hello. Po. Dennis. Hi, Dennis. Hello. Hi. Po, Victoria. Celine. Po. Hi po, Celine. Balita ko, galing kayong Sorsogon, ah. Yes. Kumusta naman ang biyahe papuntang pabalik ng Maynila? Masaya, masaya. Ang daming adventure. Halos 2 taon din bago nakabalik sa kanilang bahay sa Rizal ang mag-asawang sina Dennis at Celine. The second part of our Road to Rizal series. Naging abala kasi sila sa paglibot sa Pilipinas gamit ang kanilang camper van na pinangalanan nilang si Eli. January 2022, nang una silang lumarga para tuparin ang matagal ng pangarap na van life. Pareho kaming nahilig sa pag-akyat ng bundok. Tapos, yun nga, isa sa naging issue. Pagbaba ng bundok, pagod na pagod kami. Tapos gusto na namin magpahinga, tapos bubiyahe pa. Kasi yung pinag-uusapan namin, paano kaya mangyayari yung hindi tayo agad uuwi? Pagdating ng pandemic, hindi makaalis lahat, di ba? Hindi rin kami makapag-travel. So, nakaipon kami ng gusto, tapos naisip na lang namin isang araw. Simulan na kaya natin yung camper van. In-explore natin yung Malatap Falls. Pero malaki ang kailangang isakripisyo ng mag-asawa. Gaya ng pagbibitiw sa trabaho ni Dennis bilang electrical engineer. Yung van life, talagang inisip namin kung mabubuhay ba tayo pag nagquit ako niya kasi hindi ko madadala yung trabaho pag nasa road na. Kailangan office talaga. And ayun, nagkasundo kami na sige, para sa pangarap. Ito si Eli, the camper van. Agad silang naghanap ng sasakyan na magsisilbi nilang bahay on the road. Napunta na sa awareness namin yung camper van. Talaga ang napusuan namin. Sino ang nag-design? Yung gumawa, yung ate ko, meron silang construction company. Umabot ng 250,000 pesos ang gastos ni na Dennis at Celine sa pagbili at pagpapaayos kay Eli. Siyempre, excited akong makita kung ano ang nasa loob ng van. Ito ang mini wrap namin. So, yung mga niluluto namin, dito namin ini-inbak para init-init na lang kami. Tapos ang kitchen ninyo? Ang kitchen namin, ito. Yan. So, nandito yung mga utensils. Diyan namin ini-inbak muna. Tapos yung, yung lutuan namin, butane. So, dito talaga kayo nagluluto? Yes, ito. Dito. Okay. Sakto na may exhaust tayo sa taas. So, talaga naisip na rin na maglagay ng exhaust? Dati, sunroof. Wow! May sunroof dyan. Tinanggal namin para hindi na namin bubutasan. Oo. Para tuwing gabi, kahit nakatigil kami, may fresh air pa rin sa loob. And mag-move tayo dito. Itong part na to, ano naman to? So ito yung pantry namin. Nandito yung bigas, nandyan yung mga panluto, condiments. Tapos dito may mga canned goods. Tapos ito yung work table namin. Tapos ito yung bed namin, sofa / bed. Pag hindi pa kami natutulog, kaya nakaganyan siya. Dahil sa maliit na espasyo, kailangang dumiskarte ng mag-asawa para lang mairaos ang kanilang mga gawaing bahay. Saan kayo nag-CR? Saan kayo naliligo? Paano kayo naglalaba? Yung pinakamadali, naglalaba, nagpapalaundry kami. Ah, talaga? Mga laundry shops. Maliligo, pinupuntahan namin waterfalls, mga ilog. Pagka CR naman, meron kami ditong portable na toilet. Pero ano yan, last resort, pag talagang nasa liblib na lugar. Pero pagka may access sa, halimbawa, gas station, mga facilities na pwedeng maka-CR, kinakapalan na lang namin maraming yung mukha mall namin. So how does a typical day in the van life start? Pag nasa field, mas maaga yung gising namin, yan, 4 to 6 a.m. yan, para maabutan yung sunrise. Throughout the day, yung prepare, tapos pupunta sa field work. Salamat! O, diba? Para-paraan lang. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong bumiyahe sakay ni Eli. So, sa rami ng gamit nila Dennis at Celine,
para sure na hindi walang babagsak, secured lahat, tinatalian daw nila. Okay, pagpasok namin sa gubat, upang masustentuhan naman ang kanilang mga gastusin, naghanap ng mga racket ang mag-asawa. Sakto namang mahilig silang kumuha ng litrato at nagsusulat din si Celine. Meet Pili o Canarium ovatum. Itong Pili ay hindi... Ngayon nga ay trending si Celine sa kanyang mga TikTok videos. Nagpo-produce kami ng multimedia stories, tapos about nature. So yun, nakakuha kami ng grants, mga projects, mga NGOs internationally and locally. Enough lang to sustain. Ang pinaka-memorable trip ng dalawa ay nang makita ang Philippine Eagle sa Bukid Nun. Sobrang exciting. Kasi bago ka makapunta sa area na, ang daming limatik na madadaanan. Yung paa namin, dugudug na. Pero yun, sulit nung nakita namin. Bukod sa pagtuklas sa mga bagong lugar, enjoy rin sina Dennis at Celine na makakilala ng mga bagong kaibigan. Napagtanto nila na mas marami pa rin ang mababait at matulungin na Pinoy. How do you guys keep yourselves safe? Ayun, hindi lang kami parang showy pagka nasa bagong lugar. Pagka inabot ng alanganin, talagang minsan roadside, tapos pag may katabing bahay, makikiusap na lang kami. Otherwise, nagpa-park din kayo sa mga barangay? Barangay hall. Grabe mga wildlife na napag-usapan natin doon. Correct. Ang kahanga-hanga kina Dennis at Celine, kahit 24/7 magkasama at hindi pangkaraniwan ang takbo ng kanilang pamumuhay, wala silang naging matinding away. So, there wasn't ever a time na parang sabi niyo, kailangan niyo ng space. Eh, paano kayo magkakaroon ng space kung medyo limited? Pagka yung inisa na, diyan ka na nga muna, labas lang ako. Mag-walk lang, gano'n. Ikot ako sa bayan. Paano pag nagkaanak na? Kasi kami child-free by choice. Kahit na lagi kaming exposed sa kagandahan, sa wonder, at the back of our mind, nakikita din namin yung conflicts na, yung environmental conflicts, yung injustices on the ground. Poverty, exactly. Naisip namin, why would you bring a child to this world? Manang ganun. Parang pag nagkaanak ka, dapat committed ka na dun sa kid. Otherwise, kawawa siya, di ba? Eh, ang anak namin, ang kalikasan nito ngayon. So, kain na. Wow. Sa kabila ng mga hamon, kontento at masaya sina Dennis at Celine sa kanilang van life. Sa lifestyle na to, nagagawa namin yung talagang main goal na yun nga is to document yung landscapes tsaka yung wildlife ng Pilipinas. Would you recommend yung ganitong klase ng buhay sa iba? Kung gusto talaga nila, go! Support! Diba? Maraming lugar na mula sa 82 probinsya sa bansa ang kanilang napuntahan. Pero bukod sa marating ang buong kapuluan, may isa pang ultimate dream ang mag-asawa. To plant our own forest. Yun yung ultimate goal. Mag-grow kami ng mga native trees, tapos mag-share ng seedlings para sa mga gustong magtanim. Hindi pa nila alam kung hanggang kailan sila maglalakbay. Pero ang tiyak, patuloy silang babiyahe para ipakita ang ganda ng Pilipinas at isulong ang pangangalaga rito. Marami nang nawala. Marami nang deforest, marami nang paunting hayop. Pero napakadami pa rin dapat pangalagaan. Ang multi-talented na si AC Bonifacio, minsan na rin umanong sumuko sa showbiz. Alamin sa aming pagbabalik. Mula sa pagiging dancer, sumabak na rin sa singing at acting ang new gen dance princess na si AC Bonifacio. Lumaki man siya sa Canada, hindi naman umano nawala sa kanya ang pagiging Pinay. Napatuloy niyang iwawagayway saan mang mapadpad ang kanyang karera. AC Bonifacio, new generation's dance princess. Pero ang dami pa, singer, teatro, at eto abalang-abala siya sa kanyang pagpopromo, ha? Tara, kamustahin natin siya. Tao po. Hello po! Hello po!
Hello, it's B. Hello again. Hi, busy girl. How are you? Nice to see you again. I speak six languages. Kamakailan lamang, sumabak sa kanyang theatrical debut si A.C. Bonifacio. Hindi mo aakalaing ito ang una niyang pagganap sa teatro dahil sa galing na ipinakita bilang si Marcy Park ng comedy musical play na The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. First time ko pa mag-theater. One take po siya. One take. Singing, dancing, acting, and we're sitting there for 2 hours. Hindi po siya kasi parang pag nagtataping po tayo, dito dire-diretso po talaga. So you're parang, you're really becoming your character. And you have to understand her backstory, where she comes from. Just been such a journey for me. And I love, love doing it. And hopefully, from here on, I continue to do it also. If it isn't my favorite anak na singer. Madalas mang mapanood ngayon sa aktingan, sa pagsayaw talaga nagsimula ang karera ni AC. Bata pa lamang, sinasabak na siya ng kanyang ina sa iba-ibang kompetisyon. But I've been dancing since I was 3. So I've been doing gigs and I was doing competitions around the world because my mom would take me. Itinuturing ni AC na isang lengguwahe ang pagsasayaw, kung saan naibabahagi niya ang mga nararamdaman. I've been all over the world. I've learned classes from people I don't understand. I've taken classes in Korea where literally I don't understand a word they're saying, but at the end of the day, you can put us together and we're gonna look like we've been dancing together for years. Woo. At sa kanyang performances, hindi nawala sa kanya ang pagiging proud Pinay, kahit na ipinanganak at lumaki sa Canada. I grew up watching TFC and I would go home watching Got to Believe. I would go home watching Be Careful with My Heart. I went to school with a bunch of other cultures. And whenever I said I was Filipino, they're like, Filipino, what's that? Filipinos, what do they do? Philippines, where's that? You know what I mean? So it's time that we show them what we could do. 13 taon si AC noong lumipad sa Pilipinas para ipakita sa mas nakararaming Pilipino ang kanyang talento. Kasama ang kaibigan na si Lucky, sumabak sila sa Kapamilya Reality Dance Competition na Dance Kids. Oh, ang pangalan niyo? Lucky Aces po. Parang may accent kayo. Opo. Saan kayo galing? Vancouver, Canada. So I was flying back and forth. 1 week po ako dito. 1 week po ako sa Canada to do school. And then 1 week po ulit dito. Back and forth po talaga ako just to be able to do what I love and keep my studies going. Ang grupo nila na Lucky Aces ang tinanghal na kampiyon sa kompetisyon. Mula noon, unti-unti nang gumawa ng pangalan si AC sa mundo ng showbiz. Coming into this industry, I was so scared because I didn't know how to talk to people. Hindi po ako magaling sa words ko po kasi I was used to letting out what I feel through dance. Maswerte naman ang Lucky Aces member na magkaroon ng kaibigan tulad ni Darren Espanto, na gaya niya ay lumaki rin sa Canada. We learned together, like, we both didn't think we would act. Parang we really thought we were both just singing and dancing. And then Darren started to get into acting at the same time as me also. But he was doing The House of Us while I was doing Once Upon a Time. You can sing, you can dance, you can lead. Those are nitong 2022, nagkasama ang magkaibigan sa isang musical series na Lyric and Beat bilang sina Jazz at Cadence. If I can't do this, what else am I supposed to do? Ano ka ba? You're Jazz Espiritu. We're really just there for each other and I'm so thankful for the way he is because he teaches me and we learn together. Wala pong competitiveness between us, even if people try to put it between us. We're always so humble with each other and we keep each other grounded. Kapag umalis ka na. Maalam niyo naman po na I never wanted to be a singer. Nag-e-enjoy si AC sa pag-arte. Hilingan niya ay mabigyan pa ng iba-ibang klaseng role para lalo siyang mahasa rito. I want to get into acting na po talaga. Acting where it's not AC. Because a lot of the roles that I've done have been related to me or similar to me. But I want to try to explore myself more. As I'm getting older also, I feel like I need to also help me grow as a person and in my career din po. Masaya si AC na napaghahalo ang trabaho at ang mga bagay na labis na nagpapasaya sa kanya. Doble ang kilig kapag napapansin din ng mga idol ang kanyang gawa.
Ilan lamang dito ay ang BTS, si BI, at ilang sikat na K-pop choreographers. So it's like I'm really just playing around and I get to experiment because they like to challenge me and I love a challenge. I love to be challenged with choreo, with freestyling. So it's so fun just to be on the stage and doing it. I'm so happy for you. How do you become your own person in show business? I try to just stay true to myself. I don't try to be anyone else. I know what I'm good at. I will give you what I'm good at and hopefully you really like it. Pero aminado si AC na sa halos isang dekada niya sa showbiz ay may mga pagkakataong muntik na siyang sumuko at umayaw. Naiyak po ako ng iyak and I really was at the point na parang ayoko na talaga dito. Like, this is gonna kill me. Like, I really don't wanna be here. And I had my mom say it to me and she's like, why are you here? Why did you get here in the first place? What do you love to do? Where is your heart? Are you gonna give that up? And then it just like brought me back and I realized this is the time where don't give up is needed talaga within me. Naging pahinga para kay AC ang makasama ang matatalik na kaibigan. Nakita ko na yung professional AC and obviously you're very passionate. But who are you as a person? Typical day? On a typical day? Oh, ako po kung wala pong work, I am with my friends. 100%. I will sleep as long as I can and then I will be with my friends. It keeps me together because sometimes our mental health can destroy us a lot. Especially pag tuloy-tuloy lang po yung work and you're never able to breathe. So I took that moment and it's such a precious moment for me. So I like to keep doing that whenever I have time. You have to do everything para magawa ang trabaho, diba? Sa ngayon, sumasabay sa agos ng mga oportunidad si AC. Hangad niya na mapasok din ng international scene. Well, I always get asked, where do you see yourself 5 years from now, 10 years from now? And, you know, I always say I want to be around the world. At nagsimula na ito matapos mapasama sa American TV series na Riverdale. I feel like that's everyone's goal. And the reason why I would want to go to Hollywood is because I want to bring Filipinos into the Hollywood scene, which they need. Because they don't realize how talented we are, but we do so much. Grabe po yung passion ng Filipinos. Nakikita niyo po in the eyes and they're not doing it for the sake of having fame, for the sake of having money. Like, they genuinely enjoy making people happy and that's what I wanted to do. Yes! Saan man mapunta si AC, local man o global, lagi niyang bit-bit ang inspirasyon na nagmumula mismo sa mga taong sumusuporta sa kanya. I would already hear from younger kids na parang, ate, I joined this because of you. Ate, I'm doing this because of you. So that really inspired me to keep going. So yun po, parang I decided I just wanted to be on stage, whether that be singing, dancing, or acting. Basta nasa stage po ako, making other people happy. Okay na po. Sa pagbabalik ng tao po, kilalanin ang dalagang taga Batangas City na batak ang katawan sa mga mabibigat na trabaho. Pagwe-welding, pag-aayos ng mga electrical wiring sa kanilang bahay at pamamasada ng jeep. Sa dami ng kayang gawin ng isang dalaga sa Batangas City, hindi mo aakalain na 21 taong gulang lamang siya. Kinilala ni Kabayan Noli De Castro si Jana Ira Magadja at inalam kung bakit niya inaaral ang mga mabibigat at komplikadong trabahong ito. Sa garaheng ito sa Batangas City, madalas ay abala si Jana Ira Magadia o Hana sa kung ano-ano ang pwede niyang gawin. Nandito po ako nagwe-welding, nag-change oil, nagpapalit ng clutch lining, nagbubuting-tik ng mga sasakyan. Then, dito din po ako nagtatrial lang sa electrical ko po. Sa araw na yon, bumubuo siya ng isang mesa mula sa patapong mga bakal. Pag may project po ako, niipon ko lang po yung mga tira-tirang bakal. Then, yung pagtingin ko pong may mabubuo na po ako, as of now po, hindi man po siya mukhang lamesa, pero lamesa po ang target po dito. Mababa ka sa mga galaw ni Hana na bihasa na siya sa kanyang ginagawa. Bunga ito ng kanyang pag-aaral sa ilang
kurso na inialok ng TESDA. Nung bata po ako, nagwe-welding po yung ama ko. Nakitesting lang po kami magkapatid. Elementary po yun. Hanggang sa nung nagbakasyon po ako ng pandemic po, naisip ako po mag-enroll sa TESDA. Unang bakasyon ko po, kumuha po ako ng NC1. Then itong nakaraan po, bago po ang semester na to, tinapos ko po, nag-NC2 po ako. Sinampulan din kami ni Hana ng simpleng pagdudugtong ng mga wire para mapailaw ang bumbilya. Sa ilaw po, kumbaga ikakabit po natin itong receptacle natin dito. Once po na clear po yung pagtatap natin, pagkoconnect natin, pwede po natin isaksak. Then dito po nakalagay yung bumbilya. Kwento pa ni Hana, paborito niya itong activity nung siya ay nasa elementarya pa. Sa TLE subject po namin may ganito po, may ibang klase. Nilulook forward po nila yung topic namin sa TLE na cooking. Ako po, nilulook forward ko po pag nagagawa na po kami ng ganito. Ilang sandali lamang pagkukumpuni naman ng bubong ng kanilang tricycle ang hinarap ni Hana. At di lang yan, minsan din siyang naging construction worker. O ngayon naman po, papasok po tayo sa bodega po ng tatay ko. Ipinakita rin niya ang loob ng kanilang bodega kung saan nakasalansan ang kompleto niyang heavy duty tools. Kabisado na rin niya ang gamit ng bawat isa nito. Dito naman po nakalagay yung mga tools kung saan in-organize ko na din po sa mga wrench, sa mga katala, sa mga vice grip and screwdrivers. Ultimong gunting po na kailangan po talaga pag nagagawa po. Ayon pa kay Hana, maraming beses na rin siyang na-aksidente sa kanya mga ginagawa. Dito po sa pag-welding, hindi po maiwasan dito yung matatalsikan po ng spatter. Sumusugat po talaga sa balat, sumusunog po. Kaya mahalaga po talaga na alam po natin yung sunod-sunod po na dapat gawin para maiwasan po yung mga ganong insidente po. At kahit nasusugatan o nasasaktan sa mga mabibigat na gawain, hindi tumitigil si Hana para sa isang pangarap. Panganay sa tatlong magkakapatid si Hana. Dating tendero sa palengke ang kanyang ina at gwardiya naman na naging OFW ang kanyang ama. Kaya ang mabibigat na gawain ay pinagsisikapan niyang aralin. Tawag po ng pangangailangan dahil po ang ama ko po, OFW po siya. Kumbaga, wala akong lalakit sa amin. Kung dumating man po yung pagkakataon na wala siya at kailangan na pong gawin yun, nadyadya naman po si YouTube, nanonood po ako. Kaya naman po, yung mga taga dito sa amin na napapanood ko pong nagagawa ng ganun, tinitingnan ko po, inaaral ko po kung paano po. Lumaki rin siyang nakikitang kapos ang kanya mga magulang sa mga gastusin sa bahay. Isa pong galaw dito, kailangan po talaga babayad ng pera. Salip po, nababayad pa po kami sa iba. Kung hinalig naman po ako doon at tingin ko naman pong kaya kong gawin, ginagawa ko na lang po para po makasave din po kami ng pera. Suportado naman ng mga magulang ni Hana ang kanya mga ginagawa. Gusto ko po talaga matuto siya. Maging independent po talaga sila. Hindi po pwedeng laging nakasandal sa amin, asa na. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po talaga nila yung matutunan para sa kanila po rin. Sa dami ng pinagkakaabalahan ni Hana, sinisigurado niyang hindi napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Second year college na po. Bachelor of Science in Customs Administration po. Akala niyo ba tapos na ang kanyang gawain? Abay, matapos pong gawin ang mga assignment, diretso naman si Hana sa pamamasada ng kanilang jeep. Araw-araw po, hindi lang po ako nakakabiyahe kapag coding po yung jeep and kapag naman po, hectic po masyado yung schedule ko po sa school. Highway, bayan, lawas, highway! Lawas, cable, destiny! Magos na kayo, highway po, highway! Kahit papano ay maganda ang kinikita niya sa pamamasada. Iba-iba po kasi yan. Pag halimbawa po ay may pagdaan po na sa isang ikot, kikita lang po akong 300. Meron naman pong ikot, nakikita po ako isang ikot ng 500. Nasa tiyempuhan lang din po sa timing po ng paglabas. Labis naman ang pasasalamat ng ina ni Hana sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Pagpatuloy mo lang yung iyong pagiging masipag, matyaga, at pagiging matulungin sa iyong pamilya. Pagpatuloy mo lang yan, alam kong malayo at malayo pa rin ang mararating mo. At dahil sa pinamalas na abilidad ni Hana, isang kumpanya ang kanyang napahanga
at nagbigay sila ng dagdag na power tool sa dalaga na kanya naman magagamit sa mga susunod na proyekto. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay po ang mga tools na ito at magagamit ko po sa future ko pang mga project. Dalangin din ni Hannah na isang araw ay makauwi na ang kanyang ama at hindi na kailangan pang mga ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi po siya nakaka-uwi kasi nag-aaral pa po ako. May maliit pa po kaming kapatid na kailangan po makatapos. Nagsabi siya sa akin, ako nang bahala sa inyo, titigil ng tatay, lahat. Ako nang bahala pag naabot natin yun. Kaya patuloy siyang nagsisikap na mapaunlad ang kanilang buhay sa kanyang munting paraan. Sa mga katulad ko po na kabataan, huwag po nating sayangin yung oras natin. Engage lang po natin yung sarili natin sa mga iba't ibang gawain. Kung may hilig po tayo, subukan lang po natin. Kasi once na hindi natin siya tinuloy, mananatili lang siyang what if ginawa natin yung bagay na gusto natin. Pero once na ginawa natin yun, nandoon yung enjoyment sa sarili natin na masaya sa pakiramdam na gawin yung ganung bagay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Umaasa po kami, muli ninyo kaming patutuluyin sa inyong mga tahanan sa susunod na linggo. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo at ito ang Tao Po. Tao Po! Tao Po! Tao Po, kapamilya! May dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Tao Po! Tao Po! Tao Po, kapamilya! May dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi. At patuloyin sa inyong mga bahay at buhay ang pinakabago po nating programa, ang Tao Po! Tao Po, kapamilya! May dala po kami para sa inyo. Mga kwentong magpapasaya. Atid namin ang mga storyang magpapamangha. At magbibigay inspirasyon. Kaya mga kapamilya, buksan ang inyong mga telebisyon at gadgets tuwing Linggo ng gabi.